15 ng Nobyembre, Biyernes, ng 32 linggo sa karaniwang panahon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Tulad ng nangyari sa panahon ni Noe, gayon din sa mga araw ng anak ng tao. Kumakain sila at umiinom, nag-aasawa ang mga lalaki at mga babae, hanggang sa araw na pumasok si Noe sa daong at dumating ang baha na pumuksa sa lahat. Tulad sa panahon ni Lot, kumakain sila at umiinom, nagtitinda at namimili, nagtatanim at nagtatayo. At nang lumabas si Lot mula sa Sodom, nagpaulan ang Diyos mula sa langit ng apoy at asupre na pumuksa sa lahat. Ganito rin sa araw na ibubunyag ang anak ng tao. Sa araw na iyon, huwag nang bumaba pa sa bahay ang nasa terasa para kunin ang kanyang mga gamit at huwag nang umuwi pa ang nasa bukid. Alalahanin niyo ang asawa ni Lot. Mawawala ng kanyang sarili ang sino mang nagsisikap na magligtas nito, at ang mawawala naman ng sarili ang magsisilang nito sa buhay. Sinasabi ko sa inyo, kung may dalawa sa isang higaan sa gabing iyon, dadalhin ang isa at iiwan ang isa pa. Kung may dalawang babaeng magkasamang gumigiling, dadalhin ang isa at iiwan ang isa pa. At itinanong naman nila, saan, Panginoon? Sumagot siya, kung nasaan ang katawan, doon nagtitipon ang mga buwitre. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa, mawawala ng kanyang sarili ang sino mang nagsisikap na magligtas nito, at ang mawawala naman ng sarili ang magsisilang nito sa buhay. Binanggit ni Jesus ang katagang ito sa konteksto ng paghahanda para sa pagdating ng kaharian ng Diyos. Darating itong may katiyakan at nararapat paghandaan sa pamamagitan ng pagsunod sa yapak ni Kristo. Hindi ito nararapat na tugunan lamang ng parang emergency kapag may nangyaring sakuna o hindi inaasang bagay at saka na lang gagawin ang lahat para mailigtas ang sarili. Kailangang maging pangunahing layunin ng mga nananalig sa Diyos ang araw-araw na pagpasok sa misteryong ito ng ating buhay. Araw-araw din ang pagkilatis kung paano dumarating si Jesus sa mga ordinaryo at simpleng aspeto ng buhay. Nang sa gayon, hindi sarili ang batayan ng pagkilos at mga desisyon. Mangyayari ito kung tatanggapin ng bawat isa na ang kaharian ng Diyos ang siyang tunay na puno at dulo ng paglalakbay. Pagsasagawa, pumasok ka na ba sa kaharian ng Diyos? Ano ang damdaming nangingibabaw sa iyo kapag naisip mong nariyan na ang kaganapan ng paghahari ng kalooban ng Diyos?